So ganito mga kati sa yung bakal na kinakabit nila dito. So napakasulit po. Dito pala mga cottage, ngayon lang natin napuntahan ulit. Kasi sa dating update natin, doon tayo sa unahan. So yun mga cottage. So napakainit po ngayon. Ngayong araw. Ito po yung pagtatrabaho nila. So yung kabila po mga cottage tapos na yung bandaw. So ay may kunti pa palang hindi pa nabubuhusan mga cottage. Sa dati nating update yan, wala pa yan yung nabuhusan mga cottage yung kabilang box culvert, puro ngayon meron na. So yung isa mga cottage at pinaplaster pa po nila. Dito tayo. So yung what's up mga cottage, nais ko lamang po nga so kunti kunting kuno po kunting video lang po itong idadagdag ko dito mga cottage. Nais ko lamang po nga suportahan po natin si Ma'am Maysara Usama Mendoza mga cottage. Siya po yung candidate po ng IAS ng Kadayawan ngayong darating na August 6. So may a cultural presentation po yan sila mga cottage sa may Magsaysay Park. Doon po banda sa may Uyanggurin Street mga cottage. So ito mga cottage, nais ko po lamang tribute tausog po yan mga cottage. Kasi Ma'am Maysara Usama Mendoza mga cottage. At sa lahat din po ng mga lumahok. So at sa lahat po ng mga tribute tausog sa maging Christian man or Muslim. So sana po lahat po ng mga hiyas ng Kadayawan. Lagi nating suportahan po sila. So kahit iba-iba po tayo ng religion mga cottage. So lagi po tayong magkakaisa. Lagi po kayong mag-ingat and then good luck po sa inyong lahat sa mga hiyas candidates po. Yo, what's up mga cottage, magandang hapon po sa atin lahat. So yun, balik update na naman po tayo mga cottage. So yun, makikita natin. So dito banda mga cottage. So bagong lahat mga cottage, magandang hapon pala sa atin lahat, sa mga solid supporters natin dyan, solid subscribers yun, sa mga laging nakatutok sa aking vlog mga cottage. Magandang hapon sa atin lahat. So ito mga cottage, makikita natin itong area, itong i-update na naman natin mga cottage. So ang dami na po talaga mga nangyayari dito talaga mga cottage. So kung makikita natin, lalong lalo na dyan sa loob. So, ilang araw din po na din natin yan na-upgrade. Ano mga cottage, so makikita natin. So dito banda, itong ginagawa nilang pag-align kanal yan mga cottage. Yan, ito na po talaga yung natapos na dito sa mga curb. Yan. And then dito po sa ginagawang tawag nito para sa dito sa gilid oh. Yan. So, tatapusin lang yan nila mga cottage pag once na mag-ispalto na po sila. Yan. Yung gutter yung sa gilid na yan. Yan, oh. So dito mga cottage, i-update na naman natin ulit. So yan, so gusto kong ipakita ulit sa inyo itong ginagawang double barrel na box culvert. So yan mga cottage, sa dati nating update yan, wala pa yan yung na buhusan mga cottage yung kabilang box culvert, pero ngayon meron na. Yung isa mga cottage, pinaplaster pa po nila. So dito tayo. Sir, shout out sir. Ayan, sa katulunan. Ayan. Doon na dito, daga na dito sa cottage. So
So naanaday sila dito sa unahan, no? Mga sila sa sulod. So ingani kainit mga cottage karong adlaw. Ilahang gitrabaho. Ah, matala ko dira. So yun. So ipapakita natin mga cottage. So, so ganito po ka. So ganito po ka mga cottage. So, yung mga paglagay nila po ng mga bakal. So napakasulid po, makikita ninyo. So try natin bababa mga cottage. Dito. So yan, makikita ninyo mga cottage, andito pala ako sa baba yan. So ay sir. So yan. So ito pala yung love mga katiso. Sir, shout out sa inyo, sir. Shout out sa taga-tulunan. Kamustang trabaho, sir? Okay ra? Okay rang trabaho? Sir? Okay rang trabaho? Okay ra, sir. Okay ra kayo. So ganito mga katiso, yung bakal na kinakabit nila dito. So napakasulit po. Dito pala mga cottage, ngayon lang natin napuntahan ulit. So, kasi sa dating update natin, doon tayo sa unahan. So yan mga cottage. So napakainit po ngayon. Ngayong araw. Ito po yung pagtatrabaho nila. So yung kabila po mga cottage tapos na doon banda. So ay may kunti pa palang hindi pa nabubuhusan. Ayan. So dito naman sa kabila. So yung paggawa po nila ng double barrel mga cottage, may nakikita tayong hindi po nila dinikit yung pagkagawa. Ayan o. Sir, shout out. Ayan. So may kunting espasyo po. So yan mga kautit sa so ganito mga kautit ang pagkagawa. So siyempre makikita natin mga cottage na yung paggagawa nila napakasulit talaga. So yun. Yo, what's up mga cottage, sa magandang hapon. So kanina doon po ako nag-update mga cottage. So ngayon nandito. Naraman po tayo sa ginagawang itong wave deflector. So yan mga cottage, so yung pagkagawa nila ng wave deflector. So napakalinis po. Yan o. So napakalinis po. Wala po talaga tayong masabi sa pagkagawa nila mga cottage yan. Yan o. Ibang iba talaga din po mga cottage yung pagkagawa nila. Kasi pinapantay po nila. So makita natin yung mga linya yan o. So yan. So si sir, so mega shout out kay sir na nagpipinishing po dito sa ginagawang yung deflector. So kung personal nyo po yung makikita mga cottage, napakalinis yan o. And then hindi po masyadong nakikita ninyo na baluktot mga cottage yan. So, malinis po yung pagkagawa. Very neat po yan o. So ipapakita ko natin mga cottage kung yung wala pa po yung hindi pa po siya napipinishingan. So ipakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura niya. Yan sila mga cottage. So, kahit sobrang init mga cottage, nagtatrabaho pa rin dito sa ginagawang postal road.
And then dito pala mga cottage yan, sa pag-aplastada pala nila ng hiksapad. So yan mga cottage, so parang 0-0 allowance din po yung pagkagawa nila. So napaka-plastada po yan. So makikita po ninyo. Kasi pag ganyan po yung pagka-plastar po mga cottage, yung mga tubig, yung mga dagat po, yung mga alon, so di po masyado makapasok dito. Yan o. Kasi yung pagka-plastar po nila, so yan po talaga. So kakaiba din po. Yan. So doon mga cottage, itong package na to. So iisa lang din po yung package 22 at package 23. So dito po tayo sa maya package 29. Yan. So dati po mga cottage, open pa po yan, so ngayon di na. So isa lang po yung open, yung ginagawa ng box culvert doon mga cottage. Puro halos close na po lahat ng mga pader po dito. Ginagawang coastal doon. Yan. Si Sir Jun ba to, sir, no? Pangalan ni mo? Sir Jun? Jun Gabon. Yan, si Sir Jun Gabon. So, mo niya to ang pinalanggang maayong pagkatrabaho mga cottage. So, mo ni silang ni trabaho diri. Team Boyson. So, sa Team Boyson. So, sa gusto day mo kuha mga cottage, katugong mga gusto magpatrabaho mga construction dira mga cottage, mga kabalayan. Basi mangayan mo sa ilahan mga cottage. Pwede na sila i-contact. Kaya basi ga pahumanay na po ilang pagtrabaho dire sa Coastal Road. So basi ma-free na po sila. Sa gusto dai nga naay mga ipabuhat. Unsay gusto ninyo ipabuhat, sir, kanang mga building, sir, or mga balay? Sa kunsa? Basta about sa construction. So kani sila John. Si Sir John sa taga Kalinan ba to, sir, no? Ay, Mental. Kani. So, may ni sila mo trabaho mga cottage, kumakita ninyo. Han ay gid kay lang trabaho. O limpyo gid kay lang mga pagplastada sa pagbuhat aning Davao Coastal Road. Yan, si Sir John. Yan. So makita ninyo sa unahan mga kapatid nga perting kintab kayo. And then sa unahan ka to. Ayan, nag-aprastar. So ka na oh. So makita ninyo gid ang kaning seta kana kumbaga ka kintab sa ilahang pagkabuhat mga cottage yan no. Labi na siguro kaning mga hugaw-hugaw mga cottage pag once na malimpyuhan na or maulanan mga tagap. Yan. Yan. Diri sa ilang line kanal mga cottage. Yan, dahil di pang plastada po diri. So, mga tumapit na itong mga kids, diri yung area. Kani nga, package 29. So, kadto mga kids, makita ninyo ang mga gipang buhat niya. Ano, ang ilang pag-precast diri. Yan. So, kaganya ha, dito tasaunahan mga kids. Yan. So, diri. So, kani mga kids, makita ninyo ang kalahian, no? Sa katong pag-precast nila diri ang reflector. So, kanipa ang ilahang plastada, katong wala pa siya na finishingan. So, katong na finishingan na, perti ng ninduta. O, perti ng limpiho nga pagkabuhat. Ito ng kaning hiksapad nga giplastada mga cottage. Kaya, human na o. Yan. So, murag mo na ginayang final nga taas sa pag-plastar sa hiksapad. Yan. Perti pong ninduta mga cottage sa tinudla. So, makita ninyo. So, dito, pauli na mga cottage. Yan. So, mega shout out sa mga backhoe driver dira, operator. So, mega shout out.
So, makita ninyo mga cottage ka ng mga katagan eh. Kaning sa pag-apan nila. Sa pag-pader nila. So, close na gid siya mga cottage. Yan. Close na gid na sila. Halos wala na kay tao nga makasulod. And then, ang pagbuhat po din nila sa kaning balik sa kaning line canal. So, diri pataman. Kay ilahang boundary mga cottage katong dito sa makita ninyo katong may pulang sa tagana murag drum. Yan. So, dira ilahang boundary. And then, dira po natin nakita nga backhoe nga nagpatag aning mga yuta. Yan. So, ay, sinsya. Nakabinisaya naman noong ko. So, yan mga cottage. Pinapatag pala ng backhoe operator. Yan. So, pinaplastar po dyan. Yan. So, makikita natin mga cottage sa plastar na po. Na tingin natin na para na talagang siyang daanan mga cottage. Ang kulang na lang talaga sa kanya is itong pag-iispalto at yung paglalagay po ng line canal. Yan. So, dito banda. Kasi yung ibang line canal niya mga cottage di pa kasi kumplito. May iba pa mga area na di pa nalalagay yan mga cottage ng line canal. So, yun. Yan, pinapatag mga cottage. So, itong in-update ko mga cottage, isang package lang po ito. So, pinapakita ko po sa inyo yung kung gano'n na po ba kaganda dito banda mga cottage. So, ito na po mga cottage. Isang package po na ating na-update. Na kung ano na po yung mga nagagawa na po nila. Kasi maganda po yan mga cottage. Isang-isang package po yung pinapakita ko mga cottage. Yan. Kasi pagpaiba-iba mga cottage, ito. Magbibidyo ako sa isang package, ito. Dito. Tapos po, pupunta naman ako doon sa Santa Ana. Parang nakakalito din mga cottage kasi yung kung ganun po yung pagbidyo ko, yung pag-upload ko po. So, di nyo po malalaman. Kasi po, makikita ninyo, iba na namang area. Ganun. So, sa aking pag-update mga cottage, every update ko po sa pag dito sa ginagawang Coastal Road, every package po yan mga cottage, yung pag-update ko para po malaman ninyo kung sino ba yung mga gumagawa. Yan po mga cottage. So, sana po naintindihin ninyo yung mga sinasabi ko. So, para hanggang dito na lang siguro mga cottage, at magpapaalam na po ako. Ito po sa package 29. Yan, shout out guys sa mga idol natin dito. Shout out guys sa mong pinaka-kunkan niya, leader. Asa? John Dabon. Si sa pakala na, si? John Dabon. John Dabon. Si boss, John Dabon. Oh, yan. Dayang right hand. Right hand, guys. Napa day right hand, day? Yeah. So, yun, shout out. So, maaptan siya mga December, dili na. November no, human na gid siya. Iyon. Shoutout dai sa akong asawa. Isa pa. Shoutout dai sa akong asawa sa masawang. Ayan. Robilin Boyson. Ayan si Miss Robilin Boyson. So, iyon. Shoutout. Ano kay pangan pa? Dito sa Patumba trip. Oy, shoutout. Dito ka, dito para makita. Shoutout mo guys, dito tayo sa TV at saka sa Coastal Road. So, yun. Wala na, okay na? Salamat, salamat. Ayan, salamat, yan. Oh, shoutout na yun. Shoutout, Deco. Yan, salamat. Ora to, di ba na may lagay sila kailangan shoutout? Hi, pa-shoutout. Okay na.